and butlers, sons and daughters, kneel at the throne of grace. Losers and winners, saints and sinners, one day we'll see your face. Then we all bow down. Kings will surrender the cross and worship Jesus. He is the love of God. Summer and winter, the mountains and the rivers whisper the Savior's name. Awesome and holy, a friend to the lonely, forever His love will reign. Then we all bow down. Kings will surrender the crowns and worship Jesus. He is the love of God. Princess and pauper, and winners, saints and sinners, one day we'll see your face. Then we all bow down. Kings will surrender the crowns and worship Jesus. He is the love of God. Summer and winter, the mountains and the rivers whisper the Savior's name. Awesome and holy, a friend to the lonely, forever His love will reign. And we all bow down. Kings will surrender their crowns and
Happy New Year! Wow! 2022 na, mga kapatid! Grabe, ang bilis talaga ng araw. Thank you po sa pagsama niyo muli sa amin ngayong gabing ito sa ating Ekklesia in the Home. Yan, Bible study po tayo, 8 o'clock habit. Yan. So, bago po tayo mag-umpisa, hilingan ko si Mon na mag-pray. Thank you, Lord, for your blessing and favor and in protection the whole year 2021. Sa kram, igawad mo sa amin ni Lord yung grace and favor sa ngayon, 2022. In Jesus' name, Amen. Amen. Oh, napakaraming ang dapat ipagpasalamat sa 2021. At nandito pa tayo, healthy and alive and kicking. Salamat sa Panginoon. It's only Amen. By the grace of God na tayo ay nandito pa po sa 2022. Wow. So, pag-usapan natin, konti recap tayo sa last week, yung pinag-usapan natin that we are recipients of God's love. Na po. So, inumpisahan natin sandali dun sa Genesis, pinag-usapan lang natin yung kwento ni Noah para maintindihan natin that there was a time na pinagsisihan ng Panginoon na nag-create siya ng human being. Kasi sobra po ang kasalanan na nagagawa na ng tao noon. So, pinagawa nga niya si Noah ng ark at doon pinapasok niya si Noah at mga ibang animals sa ark at nag-flood or nag-rain ng 40 days and 40 nights, umulan po at na-flood nga ang buong earth at namatay ang mga tao, no? So, at ang mga animals, lahat ng living creatures during that time. So, masasabi po natin na pag nagalit ang Lord dahil sa kasalanan, pwede niyang i-wipe out ang buong creation. No? Pwede niyang gawin yon. Pero, no, nagkaroon ng decision ang Panginoon after 400 years of silence na magbibigay siya ng Savior. Instead na i-wipe out niya ang mankind, magbibigay na lang siya ng Savior. At sabi nga niya, that Savior will be born of a virgin, no? Sinabi niya yon sa Isaiah, no? And ang Panginoon ay tinupad niya ang kanyang pangako. At yun nga po, yun po yung ating sineselebrate na Christmas, yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, no? He is our Messiah, our Savior. Emmanuel. Emmanuel, God with us, no? Ang Panginoon, He became flesh and dwelt among us. No? Because for God so loved the world. Yan. Yan po yung dahilan. That He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but will have eternal life. Eternal life, no? Tapos napag-usapan natin konti na noon, ang Panginoon bigay ng law. At sabi niya sa law, you shall love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your soul. Pero wala pong makagawa ng pagmamahal na yan na hinihiling ng Panginoon sa tao. Walang makagawa. Kaya sabi niya, sige, ako na lang ang magmamahal sa inyo. I will love you with all my heart, my soul, and my strength. Siyempre, nagkatawang tao na siya. Ano? And yun nga, napakabuti ng Panginoon dahil ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pagmamagitan ng pag-send niya sa atin ng kanyang anak na si Jesus upang siya ang maging Savior ng mankind. Wow, yan. So, yun ang sabi ng Panginoon, mamahalin niya tayo. No? So, nakita naman po natin kung ganun pa lang ibig niya sabihin ng pagmamahal, no? He sent His Son to die for all of us, to save us from our sins, and to rise again. No? Yan ang buong kwento, kumbaga, no, ng pagdating. So marami pong detalye yan, pero ang pag-uusapan naman natin ngayong gabi is
yun nga, God love us first. Because God love us first, we can now love. No? So, pinakita ng Panginoon paano magmahal. Ngayon, nalaman na natin. So, how do we respond to God's love? So, siguro maganda talaga ang pag-usapan ngayon yan dahil habang nagsusulat po kayo ng New Year's Resolution, diba? Isa to sa napaka-importante sana nating maisulat. Paano ba ang magmahal? Yan. Paano ba, Ira? Nax! Paano ba, Arvin? Yung mga nagmamahal dyan? Nax! Walang masabi. Bon, baka may masabi ka naman, syempre. Ano ka na dyan? Bihasa ka na dyan. Paano ba ang magmahal mo? Wala din. Paano nangyari sa inyo? Napipi ba kayo? Naputokan ba yung mga bibig nyo? Hindi naman tayong paputok. Actions. Through actions. You show love through actions. Okay. So, ang babasahin po natin ngayong gabi, ang ating verse, ay makikita po natin sa 1 Corinthians 13, 1 to 7. Ako, very familiar na po siguro kayo niyan, no? Kayang-kaya niyo na, nami-memorize niyo na po yan, ano? Tungkol po ito sa pag-ibig, no? So, basahin mo nga, Aaron, itong 1 Corinthians 13. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Yan. Thank you, Aaron, no? Talagang napakalalim ng pagsabi ni Paul dito sa 1 Corinthians 13, ano? So, isa-isahin po natin, ano, yung bibigyan natin ng konting explanation ang bawat verse, no? So, yung una, sabi niya, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Anong ibig sabihin nun? Parang noise lang. Nice. Oh, kung kahit daw po tayo na yung pinakamagaling na speaker or tayo na yung pinakamagaling na mag-pray in tongues, no? Or we can captivate others with our words or we can dazzle others with the way we talk, no? Kung wala naman daw pong love when we say all those words, then parang noise lang daw po. Parang walang silbi, no? Yung ating mga sinasabi. No? So, napaka-importante pala na tuwing magsasalita tayo, dapat pala ang nasa puso natin may pag-ibig sa bawat sasabihin. Pili mo yan. So, how can we show love using our words, Mon? To encourage others and to bring glory to God. Yon, no? So, gagamitin natin yung ating salita upang maka-encourage, makatulong, maka-build, no? Hindi makasira, no? Ng kapwa. Sabi nga doon sa Ephesians 4:29, anong sabi? Let no unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building up the one in need and bringing grace to those who listen. Oh, di ba? Ganun pala, no? So, ganun yung
Kasi pag ginagawa po natin yan, parang pinapakita natin na merong pagmamahal yung ating pagsalita. Because my care, my concern, my love dun sa taong kinakausap. No? To build one another. To bring grace to those who listen. Yung makakarinig ay mai-inspire. Hindi maiinis. No? Minsan marami po tayong trial dyan. No? Minsan pag may nakapagsalita ng hindi maganda, minsan nakakasakit. No? May kanta, di ba? It cuts like a knife kung minsan ang salita natin. Kaya dapat, no, it is when we talk, we use words to build and not to destroy. And lalong-lalo na, we use our words to praise, to thank, to worship, to glorify the Lord, no? Kasi minsan yung, ang hirap, di ba? Kasi yung bibig mo, halimbawa worship leader ka, yung bibig mo na nagpe-praise and worship, siya rin yung bibig na magsasalita pag nainis ka at nakasalita ka ng hindi maganda. So, ang hirap, no? Kaso kailangan talaga kontrolado natin yung ating mga sinasabi. Kundi, kung wala nga daw pong pag-ibig, para nga lang daw pong simbal. Ganun lang, no? Noise. O yung noise lang siya. No? Parang walang ibig sabihin. Kahit na pinakamagandang words pa yan. Magandang English mo, magandang grammar mo, sentence construction mo. Kung masakit naman yung salita na binitawan mo, walang pag-ibig, parang noise lang daw po yon, no? Wow. So habang sinusulat po natin ngayon yung New Year's resolution natin, sulat po natin dyan. Sana lahat ng aking sasabihin ay makakatulong. At sana, Lord, kung natitempt na akong magsalita ng hindi maganda, help me to bite my tongue. No? Be an encourager. Be an encourager. Okay, sige. Next one. Ano naman? Ay, Arvin, pakibasa nga ito. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, but do not have love, I am nothing. We can be men of many talents. We are the best in our crafts, or the best employee, best student, having all awards to our names. We have a position that we can be proud of. If we don't have love, if we don't love, then these are nothing. Wow. So, ang sinasabi naman ito is, kung daw, magaling naman tayo, no? We all have the knowledge. Matalino tayo, marami tayong alam. Pwedeng sa ating mga kumpanya ay best employee tayo. Sa eskwelahan, dean's lister tayo, ganyan. O marami tayong awards, o marami tayong yung nakikilala tayo sa ating mga achievements. Maganda yung ating position, no? No. Pero kung wala din daw pong pagmamahal, sabi dito, I am nothing. Maantindi, di ba? I am nothing. Eh, ang ganda nga ng ano mo eh, you have all the accolades, no? You have all the awards, you have all the medals. Achievements. Dami mong achievement, di ba? Pero sinasabi dito, kung wala daw pong pagmamahal, I am nothing. Pero imo yan. So para saan, excuse po, para saan yung mga na-achieve mo pala kung walang pagmamahal, kung I am nothing naman pala in the end, no? So ano po bang ibig sabihin nito, no? Kung very talented tayo, and so on. So ano kaya, Jay, ang how can we show love using our position? By using our talents to bless others and God. Mm-hmm. And mentoring others. Mm-hmm. So, napaka-importante po sa trabaho. Lagi ko pong ine-explain kaya sa
mga kapwa ko managers or supervisors na ang pinaka-role natin dito sa trabaho na to is to help others become successful. So, as a leader, as a manager, our role is to grow our people. Our role is to help make our people become successful. So, parang ganito rin. Kasi pag ginagawa po natin yung ganon, no? May pagmamahal po yun. We care for the person. We care for the people. So, kung meron man po kayong talents, no? Kung ano pa yung mga experience nyo na pwedeng i-share sa iba, let's use it para makatulong sa iba. Let's use it to make others become successful. So, use our position to bring others into higher position as well. Yan po yung ating sanang maging goal. So, isulat po ulit natin sa ating New Year's resolution, no? Ano bang talent meron ako? Sino bang pwede kong maturuan? Sino bang pwede kong ma-mentor, ma-coach upang maging successful? Upang matuto, di ba? So, yun po sana yung isusulat natin ulit sa ating New Year's resolution, ano? Pati yung mga kaibigan natin yun, mukhang may bibigay tayo na mga talent yung mga gawa sa mga kaibigan natin. Oh, let's use our talents para makatulong sa iba, no? Tama yan, Mon. Okay. Sige, paano pa? So, ang sabi dito sa 1 Corinthians 13, ituloy mo nga dandan sa verse 2. And if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. So, ang sinasabi dito, no? Faith is power. Kung meron kang faith, sabi dito, it can move mountains. So, nagiging powerful tayo dyan, no? Faith can make miracles for our benefits. But faith can also bring others to the Lord. Tama. Tama. So, how can we show love using faith or power than that? Help someone to have faith in the Lord Jesus or increase in faith through our testimonies. Become the miracle that others are praying for by faith. Yun, tama, no? So, kagaya po nitong ginagawa nating Bible study, pag sinishare nyo po yan sa iba, nakakatulong po yan para ma-increase din po yung faith ng iba nating mga kakilala, no po? Pag sinishare natin yung mga natututunan dito, no? Nagiging testimony natin sa iba, nakakatulong po sa pag-increase ng faith ng ating mga kaibigan, kakilala, at kapamilya. Ano po? So, bakit natin i-share yung ating faith? Kasi po, tayo, dahil may faith tayo sa Panginoon, na-experience natin kung maganda pala ang buhay na kasama si Jesus. Laging payapa ang iyong isip. No? Lagi kang nagtitiwala na ang Diyos ang bahala. Hindi ka nag-aalala. Alam mo, ang Panginoon ang nagpoprotect sa iyo. Ang Panginoon ang magbibigay ng iyong mga pangangailangan because He is the source. Pag po yung mga katotohanan na yan ay natutunan ng ating mga kasama through our sharing, then sila din po, pag tinanggap nila ang Panginoong Jesus, ay makakaranas yung sinasabi ng Panginoon that I have come that you may have life and have it in abundance. Amen. Diba, Mon? John 10:10. So, if we share our faith to others, they too will experience yung life to the full na pinangako ng Panginoong Jesus. Yan. So, we can show love by using our faith because our faith gives power. At sabi dito, yung pangalawang item na sinabi ni Dandan is become the miracles that others are praying for. Napaka-importante po na maging sensitive tayo sa mga pangangailangan ng ating kapwa, no? Yung ating generosity po ay nakakatulong po talaga yan sa mga tao. Hindi naman po kailangan bongga palagi yung ating mga binibigay.
Basta po, alam natin, naramdaman natin, sinabi ng Lord, may prompting, bigyan mo yan, bibigyan natin. Di ba po? At makikita po natin, sabi nila, uy, pinagpipray ko lang kanina, salamat. Ikaw pala yung sagot sa aking panalangin. Di ba? Napaka, that's how we show love through our faith. Being the miracle that the others are praying for. Okay, so ano pa, Jet? If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but I do not have love, I gain nothing. Biruin mo yan, no? Binigay mo na lahat yung possession mo to the poor, sabi pa niya. At na, nagsakripisyo ka na para sa iba. Pero kung wala daw po sa puso yon, no? Walang pagmamahal yon, wala rin palang silbi. Malala ko tuloy yung kwento ng isang tao na nagbibigay ng tithes. So, every time na magbigay siya ng tithes, 50 pesos. No? Isang araw, nagkaroon ng sharing tungkol sa giving. No? Medyo naudyok itong ating kapatid na to na this time naman, leap of faith, magbigay nga ako ng 5,000. Kasi sabi ng Lord, no, siksik liglig, umaapaw daw ang kapalit. Sabi dun sa Malakay 3:10, that to test me in this, if you give, no, your tithes, I will make sure na siksik liglig, umaapaw ang kapalit. So sabi ng kapatid na to, sige nga, 5,000 nga yung ibigay ko. After some time, namatay itong kaibigan na to, no? Itong tao na to at nakarating sa langit. So, nung nakita niya daw, napakita sa kanya yung mga libro na naglalaman ng kanyang mga tithes, nakita, very consistent, 50 pesos every time. 50 pesos. Pero nagtataka siya, alam na alam niya yung araw nang nagbigay siya ng 5,000. Pero wala namang nakalista. Bakit ganun? Sabi niya ngayon San Pedro, ito nga lang yung araw nagbigay ako ng malaki, hindi pa nakalista. 5,000 yun, at as in talagang hirap na hirap ko pang dukutin sa bag ko yun. San Pedro, bakit naman wala sa listahan? Sabi daw ni San Pedro, kasi hindi cheerful yung pagbigay mo dun at walang pagmamahal nung binigay mo yung 5,000 na yun. Kaya, walang kwenta. Yun. So, hindi po pala nalilista, ano po? So, parang sinasabi dito, even if I give all what I possess to the poor or magpakahirap para sa iba, kung wala daw pong pagmamahal yun, ginawa mo lang to please men, siguro, no? I gain nothing, sabi dito. And even if we are the richest, no, we have all the possessions we wanted, pero kung walang pagmamahal po, o wala tayong nararanasang pagmamahal, malungkot po yan. Hindi po masamang maging mayaman, mabuti po yun, no? Lalo na kung ating kayamanan ay na-acquire naman sa kabutihan, no, at sa blessing ng Panginoon. So, how can we show love using our possessions? Arvin? Acquire your riches without stepping on someone or without hurting anyone. Share your riches cheerfully to those in need. Make someone happy. So, sulat ulit natin sa New Year's resolution natin, brothers and sisters, kung pwede. Na from now on, hindi na ako malilate sa trabaho. Anong connection sa possession? Kasi binabayaran po ako bawat minuto, so hindi ko nadadaya yung aking kumpanya. So, pag-acquire ko sa aking mga possession ay fair lang, just. Parang ganun po, no? Okay, o kaya hindi ko na kukunin yung achievement ng kapwa ko. Oo, pag maglalagay ako ng achievement, isusulat ko na yung pangalan ng lahat ng tumulong sa project na yan. Mga ganun po, no? O kaya, every
sweldo or pag may bonus, no, magbibigay ako to somebody na hindi makakapagbigay back sa akin. Ngayon yan, no? At gagawin ko to ng may pagmamahal. Naku, pag yan po, laging lahat ng ginagawa natin, sabihin natin, Lord, ginagawa ko to dahil sa pagmamahal. No. We can announce it to ourselves para yun po yung nangyari. Lord, gusto kong magbigay dahil mahal kita, Lord, at dahil mahal ko rin ang aking kapwa. Yan, no? So, yan po. Okay. So, marami na po tayong nasulat sa ating yours resolution. May apat na po dyan, ano? Ano yung sinabi natin una? Dapat yung words natin nakaka-encourage and will bring glory to God, no? Yung ating paggamit sa ating mga talento, sa ating mga position, to help others become successful, to mentor others, teach others, no? Ano pa, yung faith natin, no? Gagamitin natin to share the love of the Lord. We share our faith, our testimonies, para mag-grow din ang ating mga kapatid in faith in the Lord, di ba? And become the miracle that the people are praying for by faith. Yan. Ano pa yung sinulat natin dyan? Yung ating mga possessions, no? Gagawin natin ang trabaho natin with love para ano, no? Yung possession na nakukuha natin ay may pagmamahal ng ating ginawa yon. And we share our riches cheerfully to those in need. Tama pa, Mon? May dagdag tayo, Mon? Wala. Okay. So, bakit ba napaka-importante na may pagmamahal po? Sige nga, Mon, basahin mo nga yung ano, John 4, 7 to 10. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. God, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Mm, yan, no? So, dahil mahal tayo ng Panginoon, tayo rin ay magmamahal, no? At kung nagmamahal daw tayo, we belong to God. Amen. No? We belong to God. We are born of God and we know God. No? Siyang, sabi nga niya, no? Yung example na binigay niya is to send His Son into the world that we might live through Him. Hindi na tayo mamamatay sa kasalanan, kumbaga, no? We will enjoy, we will not perish, and we will have eternal life, di ba, sabi niya? So, since God so loved us, we also ought to love one another. Kasi daw po, pag nagmamahal po tayo, nararamdaman o nakikita ng tao na, wow, may Panginoon nga, may Diyos, kasi may nagmamahal sa akin. Diba sabi niya? No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. So tayo po yung mouthpiece, tayo yung kamay, tayo yung mata, tayo yung body ng Panginoon dito sa lupa na magpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Pa? Ang galing, no?
So, kailangan pala, brothers and sisters, lahat po ng sinasabi natin, ginagawa natin, ay may pagmamahal palagi. Napakahirap naman yan, atinang. Opo, mahirap po talaga yan. Mahirap. Pero kaya po natin yan. Kasi nga, nasa atin po ang Espiritu ng Diyos na siyang tutulong sa atin kung paano nga ba ang magmahal. Dito po sa Corinthians 1:13, kung itutuloy natin, dito niya tinuturo kung paano ba tayo magiging loving people. No? At ito po, kunin niyo ulit yung ballpen niyo dyan at papel para isulat natin ulit kung ano pa ang iba nating New Year's resolution. So, tuloy natin, Arvin, anong sabi sa 1 Corinthians 13:4? How can we become loving people? Ano daw ang gagawin? Sa love? Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, and always hopes, always perseveres. Yun. Yun daw po ang love. Kasi di ba, paano ba maging lovable o maging loving? Love is patient. Simon po yung example natin dyan. Nang love is patient, love is kind. So, talagang pinapasensya niya ako lagi. And pag nakipag-usap si Mon sa tao, very kind, ano? Wala kang marinig na bad words, wala kang marinig na tone ng voice na yung very strong, ano? Laging kind salita si Mon, no? So, he is patient and kind. Love does not envy or does not boast or it is not proud. Sino yun? Meron ba sa atin? So, napakagandang ano po, no, illustration, hindi daw po nagsiselos or hindi naiinggit. No, dapat hindi naiinggit. Sa, kasi marami po sa atin, minsan, sana kasing ganda niya ako. Kasing payat niya ako, sexy, o kasing pogi niya ako. No? Minsan, yung inggit, nagkukos na yan ng hindi maganda. O minsan, no? O kaya naman, yung kabaliktaran, yung mayabang naman tayo, no? Proud naman. Yung, akala mo, ikaw naman ang pinakamaganda sa lahat. No? At nag-a-act ka as if minamaliit mo na yung iba. So, hindi daw po ganun, no? It does not dishonor others. Ibig sabihin yung mga tao na minamaliit ang kapwa, no? O nagdi-discriminate, o nambubuli ng kapwa. Yan, dishonoring others po yan. At boastful po yung mga ganon, yung mga nambubuli ng kapwa. Na akala mo sila perfect, diba? So, it is not self-seeking. Ito naman, selfish. Yung sarili mo lang ang iniisip mo, hindi mo kinoconsider ang iba. No? Bahala ng masaktan ng iba, basta ikaw okay. Oh, bahala ng mahirapan yung iba, ayaw mong tulungan. No? Eh kasi, mahirapan ako, edi siya na lang. Oh, ganon, mga ganyan. It's not self-seeking. Ano pa man? Ito, Simon, din to ah. It is not easily angered. Oh. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Okay. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Oh. Hindi daw po
madaling magalit ang isang taong nagmamahal. Yan. So may usapan kami ni Mon dyan eh. Pag nagagalit ka, huwag ka nang magsalita kasi baka makapagsalita ka pa nang hindi tama. No, no talk, no mistake. Pag galit, di ba? It works, no? Nakatulong sa amin sa 24 years of marriage, no? Sabi ko sa kanya, minsan lang po kami nag-away ng matindi ni Mon sa 24 years ng pagsasama. Tapos hindi niya ngayon maalala. O, di ba? He does not keep a record of wrongs. Ay, ikaw bida ka ngayon, Mon, ha? Hindi na madaling magalit, hindi pa nagki-keep ng records of wrong. No? Mahirap po kasi yan eh, yung nagbibilang ka ng kasalanan ng asawa mo, halimbawa. At tuwing may magagawa na naman, i-recall mo lahat yung history na nangyari. Nako, hindi na po matatapos yung listahan ng kasalanan, no? Dapat po may amnesia tayo pang mga kasalanan, no? Kalimutan na, i-forgive na po, no? May mga time dati na may kakilala ako na galit na galit pa rin. Kahit na yung parabang nabaon niya na yung galit niya hanggang pagtanda. So sabi ko, alam mo, namatay na yata yung pinag-uusapan natin eh. Galit ka pa rin. So dapat po, isa po yan ulit sa ating mga New Year's resolution to forgive and forget na po. No? Do not keep records of wrong. Kayo lang po mahihirapan dyan. Nakakapagod po yan, no? Pag ililista natin yung mga kasalanan. So, ako, isa sa mga New Year's resolution ko pa rin yung sana hindi easily angered. No? Kasi medyo minsan, madali tayong mainis. No? Okay? So, any... Sino pa? Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. No, isa po yan sa pinakaayaw ng Panginoon, yung pagsisinungaling, no? When you delight in evil and or lies, ganan. And because love only rejoices with the truth. No? Tama. Wala naman sinungaling dito sa bahay, no? Wala. Wala. Oh, hindi natin yan tinuro, yung kasinungalingan na yan. Bawal po yan, no? 7 things the Lord hates, isa yung lying tongue, no? So, love does not delight in evil. Yung hindi ka natutuwa pag may gumagawa ng masama. Dapat may react ka, mag-grieve ka at mag-respond ka ng tama doon pag may nakikitang evil, kung pwedeng pigilan, no po? Yan. Okay, so what do you think about love always protects? What does that mean? Kaya, Arvin? Ano? What? So, hindi nananakit, di ba? Instead, nagpro-protect, no? So, bilin ko po yan sa mga anak ko, ha? Na pag nag-asawa kayo, dapat hinding-hindi sasaktan ang mga asawa. At sana rin yung mga babaeng asawa, hindi sasaktan yung mga anak ko. Okay. So, love always protects. Instead of hurting others, they protect. No? Always trusts. No? May integrity tayo dyan, no? May tiwala. Ang isang taong nagmamahal, may tiwala. No? Nagbibigay ng tiwala, trust sa iba. Hindi yung lagi kang naghihinala. So, dapat tiwala po. Hindi hinala ang ating ginagawa. Parang nagdala yung mister mo ng bulaklak sa'yo ngayong araw. May babae ka siguro, no? Nagbigay nga ng bulaklak. Pinaghinalaan, no? O, bakit ka light? Heron, saan ka pumunta? Diba? Mga ganyan. Ay. So, ang pag-ibig daw po, ang taong nagmamahal, ay nagtitiwala. Hindi naghihinala. Yan, no? Love always hopes. Ano yan, Mon?
ang pupogi ng mga kasama ko ngayon, mga silent, always hopes, no? Umaasa po. Umaasa. Oh, may pag-asa palagi. Hindi yung parang pag may problema, parang magugunaw na yung mundo. Hindi po, laging nakatingin sa Panginoon na siyang nagbibigay ng pag-asa. Laging nagdudwell doon sa promises ng Panginoon dahil ang mga promises ng Panginoon gives us hope for a bright future. Give us hope na one day, no, we will see the Lord, di ba? So love always hopes and love always perseveres. Laging nag-strive for the better, no? Yan ang ginagawa ng pag-ibig. So marami na po bang nakasulat ngayon sa inyong listahan ng New Year's Resolution? So kami rin po, maglilista rin po tayo kami dyan tungkol dito sa ating pinag-usapan na love. So, ganun daw po kung paano maging mapagmahal na tao. Paano na yung pag-ibig ay makikita po sa ating buhay. Yung pag-ibig ng Diyos ay makikita sa ating buhay. Tama mo? May sabihin ka? God is love. God is love. God is love. And the one who abides in love abides in God. And God abides in Him. Continually in Him. Oh, yan. Kung nagmamahal tayo, lagi tayong nasa kandungan ba? Paano ba yun? Basta lagi nating kasama ang Diyos. No? We abide, we stay with the Lord. No? Pag tayo ay nagmamahal. Kasi po yung ating kalaban naman, the enemy doesn't know how to love. No? So, ang pag-ibig lang po ang nagmamahal sa... Ang Diyos lang po ang nagmamahal sa atin ng tunay at walang kondisyon. At walang katapusang pagmamahal. Yan. So, sana po, no? Marami tayong naisulat dyan sa New Year's Resolution natin. So, again, paki-recite nga kung ano ang love. Lahat. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Yon, yon. Yon po ang pag-ibig. So, ang maganda po nito, pwede po natin siyang palitan ng ating pangalan, no? So, parang ganito po yan. Lang is patient. Mon is kind. Arvin does not envy. Dandan does not boast. Aaron is not proud. Gerald does not dishonor others. Dang is not self-seeking. Mon is not easily angered. Arvin keeps no record of wrongs. Dandan does not delight in evil, but rejoices with the truth. No? Gerald always protects. Aaron always trusts. Dang always hopes. And Mon always perseveres. Pag yan po, nire-recite natin, nalalagay natin yung pangalan natin araw-araw dyan, kapalit ng love. Magiging loving tayo. Magiging patient tayo. Kasi kung ano po yung ating ina-announce at dinideclare araw-araw, we will become what we believe. We will become what we declare. So isang araw, magtataka tayo, wow, very loving person na pala. Binago na ako ng Panginoon. Yung pag-ibig ng Panginoon na nagumapaw sa akin, ang siyang bumago sa aking katauhan. O, di ba po? Sana po, yan po yung ating tandaan at yan po yung ating isulat. At aawitin natin mamaya yung Tell the World of His Love.
At yun sana yun ang maging mission po natin ngayong 2022. Kasi tayo, we are being transformed to become loving people. And now we are able to tell the world, show the world of God's love. Diba po? Okay, so manalangin po tayo, Lord. We ask your blessing upon each and every one of us, Panginoon. Tulungan mo pa kami na magmahal. Tulungan mo kami, Panginoon, na gawin ang mga napag-usapan namin ngayon. Tulungan mo kaming maging patient, maging kind, maging humble, Panginoon, maging selfless, Panginoon. At dalangin namin na sana makita sa amin kung ano ang pag-ibig na pinakita mo sa amin, Panginoon. Mag-overflow sa aming mga kapwa. Dalangin namin, Panginoon, lahat kami ng 2022, may your favor surround us as with a shield. May your wisdom be with us in our decisions. May you always protect us from sickness, diseases, and pestilences, O Lord God. And may your love surround us always. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy New Year po! Happy New Year! Happy New Year! Message of love and sends those who